Kung ang ating puso ay punong-puno ng mga negatibong bagay, mahirapan tayong magmahal o makaramdam ng pagmamahal sa ating buhay. Nung ako'y nag-aaral, nung high school, college, maging sa graduate school, ang pinakaayaw ko ay yung tinatawag na surprise exam. O di ba? Sa lahat ng mga sorpresa, yun ang nakakainis talaga. Surprise! Ano? Surprise exam? Kakainis! Hindi kasi sinasabi. Surprise nga eh. Kaya nakaluluwag ng loob na sa pinakamahalagang exam ng ating buhay sa katapusan. Ngayon pa lang ibinigay na ng ating Panginoon sa atin ang kanyang magiging mga katanungan. Pinakain mo ba ako? Pinainom mo ba ako? Dinamtan mo ba ako? Dinalo mo ba ako? Ang dali nito. Madali ito kung makikita natin sa ating kapwa-tao si Kristo. Eh, papaano kung hindi? Sulyapan nga ninyo yung katabi ninyo. Mukha bang si Kristo? O baka naman mukhang tut-tut-tut-tut-tut-tut-tut secret agent ng demonyo? Seriously, hindi naman talaga nawawala si Kristo sa pagkatao ko, sa pagkatao mo, sa pagkatao ng kahit sino. Sapagkat lahat tayo sa wangis ng Diyos, nilikha pare-pareho. It's just that through the years, in one way or another, naka-experience tayo ng pangit na karanasan sa ating kapwa-tao. Niloko tayo, sinaktan tayo, and worse, inabuso, pinaiyak, pinaluha ang ating kapwa. Kaya hindi maiwasan, lalong-lalo na sa mga tao hindi natin kaano-ano, pag nandyan na, defensive na tayo. Tamang nega o paranoid na tayo. Ako lang eh, ilang beses na akong tumulong ng naloko ako. Oh, kailan ba yung 2 years ago yata? May umiiyak sa akin, Father. May taning na po ang buhay ko. 5 months to live na lang ako. May anak po ako. Tulungan niyo ako kahit konti, kahit papaan. And then, parang dinurog yung puso ko. Tinulungan ko hindi lang konti, ah. That was 2 years ago. 2 years ago, 5 months to live na lang siya. Hanggang ngayon buhay. Aba, siyempre, Father, ano man naman kung gumaling. Ay, thanks be to God. Kung may himala, pero walang himala. Yun talaga ang racket niya. Ang dami kong napagtanungan o maraming nagsabi sa akin, ang dami naming naging biktima. Kaya, kapag may humihingi ngayon sa akin ng tulong, hindi ko maiwasan na ang makita, kuminsan hindi si Kristo, kundi siya. Sa paglipas ng mga panahon, maaaring we have let our hearts be filled with bitterness, with sadness, with doubts, with hatred, with anger. Because of these unpleasant experiences in our lives and in the lives of others. So unti-unti, napuno ang puso natin ng lahat ng mga negatibong bagay na ito at nawala na ng puwang sa puso natin si Kristo. Kaya nahihirapan tayong makita rin si Kristo sa katauhan ng ating kapwa-tao. O dati-dati, may isang Muslim na ang sabi sa isang pari ay ganito, "Tont, tont." Hinawakan yung dibdib niya. Tapos hinawakan din ang dibdib ng Muslim. Ang sinasabi pala ay, "The God who is in you meets the God who is in me." Tanging tao lamang na may Kristo o may Diyos sa kanyang puso ang makakakita ng Diyos o Kristo sa kanyang kapwa-tao. Kung ang ating puso ay punong-puno ng mga negatibong bagay, mahirapan tayong magmahal o makaramdam ng pagmamahal sa ating buhay. Kaya't ang mangyayari, sa una pa lang, defensive na tayo, tamang duda na tayo, galit na tayo, ayoko niyan, gusto ko, o ano yan, anong kailangan mo? Kuminsan and sadly, kahit sa mga mabubuting tao o kahit sa mga tao ang pakay sa atin ay mabuti, at totoo. And so what happens, the result of this, a never-ending cycle in our lives, in our surroundings, and even in our family, cycle of hatred, of anger, of negative prejudices, biases, selfishness, lahat
Because in our hearts, there is no more room for Jesus. Ang nangyayari, ganoon na lang, survival of the fittest. Wala nang pakialaman, wala nang kapayapaan. Hindi nyo ba nabubuna kahit sa gitna ng pandemya? Ang daming namumulitika. Kasi ang tao, sa totoo lang, sa root ng ating puso, ganyan na. Natatandaan ko mayroong isang nagsabi, si A.D. Williams. He once said, "Imagine what 7 billion humans could have accomplished if we just loved and respected one another." Na kung ilalabat po natin sa pinag-uusapan natin, ay po pwede nating iparaphrase at sabihin, imagine mo kung gaano kaganda ang magiging mundong ito kung ang ating nasa puso ay walang ibang bagay lamang kundi si Kristo. Yun ang sinasabi ni San Pablo, is the love of Christ in our hearts will impel us to love. Yung Kristo sa puso natin ang mag-uudyok sa ating rumispeto at magmahal ang kapwa natin. Brothers and sisters, alam ko, wala na tayong magagawa to avoid these negative experiences. Laging dadating yan sa buhay natin. Pero, meron tayong choice na huwag malunod sa mga negative feelings na iyan. Ang sabi nga, yes, you cannot keep them from coming, those hurts from coming, but definitely, you can keep them from staying. Ang lagi kong payo sa kaibigan o sa kahit sinong sumasama ang loob sa kanyang kapwa-tao, ang sinasabi ko ganito, just feel it, but do not feed it. Ramdamin mo lang, nasaktan kayo, talagang masakit yan. Hayaan mong iyong maramdaman. Do not deny yung pakiramdam na yan. Pero tulad ng ibang pakiramdam, lilipas din yan. Maghintay ka lang. Yun nga lamang, huwag mong pakakainin. Huwag mong aalagaan. Huwag mong itatanim ang sama ng loob na yan. Huwag mong didiligan. Sapagkat sa huli, ikaw ang unti-unting lalamunin yan. Look at Jesus. Napaka-perfect na example si Kristo. Kasi isipin po ninyo, may mga papangit pa ba sa mga nangyari sa kanya? Wala na! Wala! Siya na ang pinakamabuti sa lahat pero nakaranas ng pinakamasaklap sa lahat. Nagalit ba siya? Yes. Na-disappoint ba siya? Yes. Na-frustrate ba siya? Na-disappoint ba siya? Nawalan ba siya ng gana? Yes. Pero hindi niya pinili na manatili yan sa puso niya, na maapektuhan na ang pakikipagkapwa-tao niya. Nag-preach pa rin siya, gumawa pa rin siya ng mga himala, kumain pa rin siya sa bahay ng Pariseo, nakihalupilo pa rin siya sa mga makasalanan, nagbigay pa rin siya ng mga himala sa kanyang mga sariling kababayan. Kahit anong una, siya'y nawala ng gana dahil sa hindi nila pagsampalataya. Pinagtiwalaan pa rin niya ang kanyang mga disipulo sa kabila ng kapalpakan ng mga ito. And here's the thing, imagine, hanggang sa siya'y nakabayubay sa krus, isipin po ninyo, mamamatay na lang siya, hindi pa tumitigil yung mga pangit na pangyayari sa buhay niya. Iniwan siya ng kanyang mga itinuring na mga kaibigan, na mga kapamilyang alagad. Nililibak siya, minumura siya, hinihiya pa rin siya. Mamamatay na lang. Pero anong ginawa ng Panginoon? Imagine this. Ginazer niya ang natitirang lakas niya, yung natitirang konting lakas ng kanyang katawan. Pinagsama-sama niya upang sabihin lamang ang mga salitang, "Ama, patawarin mo sila." Hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. In effect, Jesus was telling na buhay ako nang hindi ko hinayaang maimbak ang galit sa puso ko. Mamamatay ako nang ipapagpag ko rin ang mga ito. Hindi ko hahayaang isama ang mga pangit na karanasang ito sa hukay ko. Pipiliin ko pa rin maging mabuting tao sa kapila ng lahat ng ito. Yun ang challenge ng Ebanghelyo. When we say challenge, dapat medyo nahihirapan tayo. Kasi isipin po ninyo, kung magpakain lang, magpainom lang, dumalo lang sa may sakit, nasa bilangguan, ang ipinapagawa sa atin, literally, ng ating Panginoong Jesucristo. Dali nito. Alam mo na agad ang paglilingkuran mo. Alam mo na agad ang gagawin mo. Eh baka pag naggaganon at na-perfect natin ito sa harap ng Panginoon, baka hindi na tayo mabigla. Dito nabigla yung mga hinirang eh. Panginoon, kailan po namin kayo nakitang nauhaw? Kasi halimbawa, kung ako ang haharap sa Panginoon, sasabihin niya sa akin, "Father Fidel, dinalaw mo ako sa pamamagitan ng may sakit, sasabat na ako." Opo, nagsisikol ako eh.
Father Fidel, dinalo mo ako nang makulong ako. Opo, sasabat na ako. Nagmimisa ako linggo-linggo sa preso eh. Alam ko na ito eh. Hindi na ako mabibigla, hindi na ako magtatanong. Madali lang ito kahit papaano. Pero, yung maging mabait tayo, kahit sa mga taong hindi deserving ng ating kabaitan, mahirap yun. Sapagkat mahirap makita sa kanila ang ating Panginoon. Pero hindi nga ba, yun ang tunay na kabaitan. Kaya nga tayo mayroong ekspresyon, apakabait niyan, walang masamang tinapay. Lahat pinahalagahan, lahat pinakikisamahan, lahat pinakikiharapan. Brothers and sisters, do not get me wrong. I have nothing against these works of mercy, feeding the hungry, giving drink to the thirsty, giving shelter to travelers, visiting the imprisoned, the sick, burying the dead. Maganda ang lahat ng ito, pero dagdagan natin, sapagkat hindi ito ang nagko-comprise sa lahat ng tao sa buong mundo. Isama natin dito yung sinasabi ng ating Panginoon. Mahalin mo o pagnaisan mo ng maganda at mabuti, ipagdasal mo pa rin ang mga nakasasakit ng loob mo. Because for me, that is authentic mercy. That is genuine mercy. Genuine authentic mercy is best shown to people who neither are asking and are deserving of our mercy. When Jesus on the cross told, "Forgive them, for they do not know what they are doing." Those people did not ask for mercy. Those people did not deserve such mercy, but He gave His divine mercy. Yun ang tunay na pagpapakabuti. Dun matetest ang ating pagpapakabuti. And when that happens, I tell you, dun tayo magtatanong, dun tayo mabibigla. Kasi, sabihin ng Panginoon, nginitian mo pa rin yung nanira sa'yo, pinakiharapan mo pa rin ng maganda, yung may nasabing pangit sa'yo, naglingkod ka pa rin sa mga taong hindi na-appreciate ang ginagawa mo, pinakibagayan mo pa rin ang taong puro pangit ang nakikita sa sarili mo. Nang tanggapin mo ang anak mong dumurog ng puso mo, nang alagaan mo pa rin ang magulang mo na irresponsable dati at ngayon ay puro pareklamo, nang pagtiisan mo pa rin ang biyanan mo na puro pangit ang sinasabi sa likod mo, nang tanggapin mo pa rin ang asawa mong nagtaksil sa'yo, nang bigyan mo pa rin ng tulong ang taong nautang sa'yo pero hindi nagbayad sapagkat nakita mong gipit na rin talaga ito. Sa akin mo ginawa ang lahat ng ito. Dito tayo magtatanong, Panginoon, teka, salamat, pero kailan namin kayo nakitang nagtaksil? Kailan ka nagtraidor? Kailan ka dumurog ng aking puso? Kailan kayo may nasabi sa likod ko? Kailan mo ko siniraan? At sasabihin, marahil lang, Panginoon, sapagkat kailanman hindi naman ako nawala sa puso ng mga taong nakasakit sa iyo. It's just that natabunan lamang ako ng mga pagkakamali, kahinaan, kasalanan ng mga ito. At yun ang pinili mong makita, yung ako sa kanila, sa kabila ng kasalanan nila, kaya gagantimpalaan kita. Mahirap ito. Masakit ito. Hindi natin gusto. Pero, hindi ba't ganun ang talagang pagsunod sa isang hari? Kahit di mo gusto, gugustuhin mo. Kahit di mo kaya, kakayanin mo. Kasi yun ang nais niya. Yun ang utos niya. Pero sinasabi ko po sa inyo, hindi ito para sa kanya, para sa atin ito. Kasi kapag nagawa natin ito, tunay siyang maghahari, hindi ang inggit, hindi ang hinanakit, hindi ang tampo, hindi ang pagnanais makapagigante, kundi si Kristo lamang sa puso natin at doon tayo tunay na magiging masaya. Magiging malaya ka sa anumang mga bagay na hindi dapat nandyan sapagkat yan ay trono ni Kristo lamang.